leading men, we have JC and Paulo. How was it working with them? Si Paulo, first day pa lang, kuha niya na yung character niya. Naalala ko meron siyang parang merong apple sa table. Tapos, ginawa niyang props niya, kinakain niya ganun. Hindi siya nandadaya. So, binibigay niya bawat take. Siyempre, dami shots. Umabot sa point, naubos lahat ng mansanas doon. Hindi pa, ito na yung close-up namin. Kumuha rin ako ng mansanas. Nag-aaway kami ngayon sa isang apple. Kung sino kukuha, di ba? So, ending, kumagat muna siya, tapos sinabi sila, ginulong niya, tapos kinuha ko sinawa ko yung apple. So, doon parang naramdaman natin yung teamwork niya. Saka sabi ko nga kay Paolo, tahimik kasi yun eh. Deep, di ba? Yung intense indie actor. Ganun yung niya. So, nung nag-MMK kami, hindi ko siya masyadong makausap. Nangangapa ako eh. Tahimik lang eh. Pero dito sa The Generous Daughter, madaldal siya ha. Minsan bumabangka nga siya eh. So, yun nga yung sasabi ko. Masaya yung set. Parang lahat ang makukulit. Pinagsama-sama nila. Kaya magulo. Ganun. Si JC naman po. Si JC kasi kasama ko. Split pa lang. Click pa lang si JC. So, sa mga unang eksena niya kami magkakasama. So, nakita ko siya mag-grow as an actor. Ganyan ngayon, may pamilya na siya. Nakakatuwa kasi sobrang humble pa rin niya. Ang bait kasi ni JC nung pumasok siya. Ngayon, parang, ano kung posible pa? Kasi ang bait niya na nun, mas bumait pa siya. Ang positive ng tingin niya ngayon sa buhay, siguro bilang bagong daddy, ang ganda ng tingin niya sa world, yung mga bagay siguro na tingin natin may konting nega na, sa kanya positive pa rin niya i-atake yan. So, ang sarap maging katrabaho yung ganun eh, yung walang complaints, thank you lang na thank you sa lahat, kahit yung dapat hindi na siya mag-thank you. Nakakatuwa silang dalawa. Nakakatuwa na magkaroon ako ng ganung mga ka-eksena, ganung mga katrabahong tao na kaya mong biruin sa gilid, pero pag trabaho tayo, seryoso, nandun yung passion nila. How about sa Diamond Star natin with Miss Maricel? Kumusta yung mga naging eksena niyo? Kinabahan ka ba? Sobra! Kasi po, unang eksena ko po sa buong The General's Daughter, siya po yung ka-eksena ko agad. Hindi ko pa po siya hindi pa po kami nagkakaroon ng chance na magkatrabaho together before. So, syempre, kabado. Kasi, nga, balita ko, take one actress, bawal na magkamali. Syempre, pag pilot, nangangapa ka pa ng character mo. Sa kapapagalita ka ma-director na bakit yan yung atake mo, ganyan. Buti na lang, she's very excited dito sa teleserye na ang galing niya. Pagdating niya sa set, alam niya yung linya niya, tapos hindi siya madamot. So, pagtingin niya medyo hindi okay yung bato ko doon, kakusapin niya ako sa gilid. Tapos, bibigyan niya ako ng pointers. Tapos, sabihin niya sa akin, oh, ganyan ito gagawin mo. Nakakatuwa kasi bilang isang Diamond Star, para i-share niya yung knowledge na pwede naman yung pabayaan eh. So, mukha kong lang doon, kawawa sa eksena na hindi mo naibigay yung emotion na needed. Pero nag-effort talaga siya. At ang bilis, magbihis, pangbihira. Nagpapantalong pa lang ako na doon sa set. Kinausap ko siya, yung mga pang third day namin, kinausap ko siya, wow, huwag masyado professional, nahihirapan akong humabot. Ang pinis-pinis mo, alas 4 pa lang, alas 7 nangangato ka na sa kwarto. Ang bihira, nakabody makeup pa na alas 5, alas 7 pa yung call time mo. Parang ganun siya ka-excited mag-trabaho. Happy kasi siya sa mga kasama niya. Jealous din mo rin bang masampal ng isang Maricel? Hindi ko lang po inambo siya. Kaya gusto ko talaga na friends kami dito. Close kami. Kaya nga may excited na medyo nagkaka... Hello ko, Sir Rodel. Nakikinig po ba kayo? may eksena na medyo nagkakaroon kaming friction. Natatakot na po ako kasi ayaw ko pong maramdaman, maranasan yung legendary sampal po ni Tita Maria. So gusto ko po, kampi lang po kami dito. Okay na po ako sa ganun. Diyan marami yung nakamiss dun sa last month teleserye yung The Legal Wife, yung mga catfights. Dito rin ba meron kang makaka-catfights? Dun kasi catfight. Dito kasi sasapakin kita, isipahin kita, ganun. Mas ano siya, direkta. Gusto mong ma-experience, cha? mas ganun. Marami kayong haabangan sa ganyan. Kung nagustuhan niyo dati yung mga eksenahan namin sa The Legal Wife, sure dito meron kayong mga bagong inihintay. Naabangan. Lalo na po kay Ate Janice yung mga lines niya, kung paano niya i-deliver yung galing na Ate Janice. Super. Kung paano niya binato yung gin niya at pinakita yung eksena na yun. I'm sure mag-ready ka ng me for her. The last question.
And gaano ka ka-hands-on dito sa teleserye na to in terms of the script, in terms of the preparation na physically sa looks? Sa script pala, sila Sir Rondel, sila yung sumulat, and I'm very happy kung paano sila nagsulat, ang talino nila magsulat. Wala akong complaints sa script, wala akong kinapakailaman. It's our creative team talaga ng Dreamscape. Sila talaga to. Kami, ako bilang artista, trabaho ko lang naman is to follow instructions sa script sa kanilang director ko. At yun ang ginagawa ko. Kung may ibang mga questions naman, sa amin na lang yun, yung parang inner na lang, para kung paano lang namin itatawid yung mga characters namin, kung paano kami i-coconnect, ano na lang. Sa preparation naman, dun pa ako nag-ask kasi I have to protect my back. So, sinabi ko na baka pwedeng sabihin in advance kung anong fighting style, mga ganun-ganun. Pero, dahil hindi pa kami ready that time, ang pinaaral nila sa akin is yung isang sundalos kung paano mag-drills, saludo, paano buhay kampo, buhay ospital. Ilang araw po kami na nasa ospital na kami, umikot po kami sa loob ng ambulansya. They're very gracious sa amin, especially yung head nurse po natin sa EFP. Bait-bait po niya sa amin. Yung sinuportahan niya kami dun sa ospital.